Magandang araw mga kalapatids. Welcome back to my YouTube channel. For today's video mga kalapatids, maglo-loop visit ulit tayo. Pupuntahan natin yung isa sa pinakamagaling dito sa Rizal, si Richie Alan De Leon. Kung gusto nyo mapanood dyan mga kalapatids, tara maglo-loop visit tayo. Oh, pare. Oh, pare. Salamat. Paborito ni Dominic to. Naging masakit na. Ito yung ano, truck ng MPC. Papalitan na ng bago. Mga second week of December yun. Pukuha natin yun. Yun. Stock bird dyan. Good morning mga kalapatids. Ako nga pala si Richie Alan De Leon, presidente ng Manila East Pigeon Club dito sa Rizal. Isa rin akong member ng MMFC, RRTC, PFC, at marami pang mga club na sinalihan ko dati. Ang love ko dito, located sa Taytay, Rizal. Nag-start ako 2004. Naglipad ako sa RSPC. Ikaw pa yung presidente nun dito sa Rizal, sa Rizal Sprint. 2004, hanggang 2006 RSPC, 2007 nag-EPFC na kami, tapos hanggang sa naging coordinator ako ng EPFC, nagkaroon kami ng grupo rito sa Rizal, kami ni na Randy, ni na Ronald Cabug, ni na yung mga tropahan dito sa Taytay. Taytay. Oo, na naisipan namin mag-grupo muna na may hawak pa nun si Jay Tuason. Yung sprint ng ano, Taytay. TPC ba yun? Hindi pa TPC. Sprint pa yun. So, hanggang sa nagkaroon ng bago, naging Taytay Pigeon Club, ako ngayon naging presidente, hanggang sa nabuo yung MPC 2015. Up to now. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ito yung ano, flyer slope. Sa ngayon, pinagsama ko kayo ng mga idol, Richie. So ngayon, magkasama yung mga lalaki sa kababae rito sa ano. Ano to, north or south? South na lang to, since yung mga north ko na, i-out ko na eh. Ito, pang south na lahat. May ano na. Natural, nag-iitlog sila dyan sa ano. Yung mga inakay narito, mga lagda na. Nag-iilim na. So anong gamit ng mga bloodline, idol? 80% puro Joston ng nandito. Tapos yung kay Marlon, yung Banlun, kay Sart, kay Marlon din, saka yung Marlon Lim. Saka yung Joston na nakuha at nabigay sa akin ni parang Kirby Chua, yung nag-clock ng San Francisco. Oo nga pala, pwedeng ano, bigyan mo kami ng konti kwento dun sa ano mo, sa San Francisco. Si parang Richie Alan De Leon ang nagpa-clock ng dalawang ibon sa San Francisco Leyte. Kasi first special race ng PFC 2014. So nagsampa ako ng tatlong panlaban. Yun nga yung binrid ni Kirby Chua, yung line ng kay Egayap saka yung kay Seranzo noong. Tatlo yun eh, yung dalawa. O nakakagulat kasi first time kong maglipad ng ganun kalayo. Almost 720 yata kilometers. Oh, pinakamalayo yun sa ngayon, San Francisco, Leyte. So wala pang gumagawa ulit nun. So, nung umuwi yung ibon, hindi ko rin in-expect kasi nung nag-clock yung first clock yung si Francesca, nandito kami sa labas, nasa loob ng ibon, hindi namin alam. Hindi namin alam kung nasa lisihan kami o anong... Basta na-clock ko yun, second day, alas 2, medyo maaga pa. Sino yung nauna? Yung babae, Francesca. Yun yung pag-uwi ng itlog? Oo, yun. Tapos yung after mga 2 hours, dumating yung si Bamboo, yung asawa. Ibig sabihin pare sila? Oo, mag-asawa sila, umuwi. Nung dumating yung si Bamboo, wasak yung dibdib niya. Pag inom niya yung tubig, dire-diretso yung tubig niya. Wasak yung butsi. Kaya nga sabi ko, naka... Yung ano, yung... Sibay na ibon, ano? San Francisco, wasak ang butyo, umuwi. Sa sobrang tuwa ko, lundag ako ng lundag sa bubo. Sa first time ko kasi mapagpauwi ng ganun. Saka first time nang magpa-race ng San Francisco ng 2015. Ibang klase nga yun. Biray mo yung isa, umuwi.
pagka-uwi ng itlog galing San Francisco yun ah. Sek, pangalawang itlog na siguro yun kasi tapos hindi na sundan. Tapos yung barako, umuwi, may sugat naman. Tatlo lang yung umuwi ng San Francisco, dalawa yung dito. Ah, bali, tatlo lang kayo, tapos dalawa yung sa'yo. Dalawa yung sa'yo. Ang lupit nito. Ito ang pinaka-idol dito sa ano sa Rizal, mga kalapatids. Ito yung kinatatakutan dito sa Rizal. Hindi. So, yung ano, yung mga winner mo sa ano, sa pati sa OLR nga pala, mga kalapatids, ano rin to, mahusay din. Sa OLR, nag-start na ako maglipad ng OLR 2011. Nanalo agad ako noon, 2011, 2012, 2013, sunod-sunod yun. Parang grand slam nga ako sa Mount C. Tapos nung nagsara sila, lumipat ako sa RMC. Sa madalit sabi, ikaw ang nagpasara ng ano. Hindi naman. Mayroon time kasi noon, parang ano, medyo po ano na ang ano, RMC. So nagsara ang Mount C, lipat ako ng RMC. Doon naman, pagka lipat sa RMC, ganda rin ang palipay ko sa RMC. Sa 20 na sa top 20, tatlo yung pumasok ko sa top 20. From Tatbalogan to Bataan. Yun, ganun kagaling to mga kalapatids. Ay, John Richie Allen din yun. Kaya maraming yoko eh, hanggang 4. Kaya... Ano nga pala yung istorya nung yoko? Ay, yung yoko, ang pinaka ninuno nila si Nikki. Kung mga friend kilala nila yung si Nikki kasi malaki yung leg niya. Kaya Nikki, neck, marang galing siya kay nakuha namin ni Box Andy Cheng kay Robert Chang. Mga Josto, yung mga Josto na nung araw na Josto ni pa. Oh, yung kinuha namin na inform ko kay Kirby Chu kay parang Kirby yun. Na yun yung mga magagandang Josto ni kay Robert Chang. Nakuha namin yun, mga kami ni Kabu, Uchoa, saka ako. Unang lipad lang namin 2009, nagpaklak agad kami ng tatlo, tigitigi sa kami, Tacloban. Ibig sabihin, pagkuha nyo, pag-breed nyo, gumawa ka agad yung lahi. O kami, tatlo, ako, si Kabog, saka si Uchoa. Maganda yung lahi nung Justo na yun. Tapos hanggang sa nabiyayaan nga ako ni Kirby Chua ng Joston, yung nga yung bamboo, line ng Milton. Tapos na hanggang sa nalaman ni parang Egay, binigyan din ako ng Joston yung mga Euro Diamond. Yung mga, ibig sabihin, binigyan ka ng panduktong ni Boss Egayap. No, nalaman niya kasing nananalo yung mga Joston dito. Binigyan niya ako yung mga... Ayun, nanalo rin dito, nagpauwi rin ako ng Maasin. Anak naman nung kay... Maasin? Maasin, o. Sa EPFC, 2012. So mga kalapatids, hindi lang pala San Francisco ang inuuwian ng ibon ni Idol, pati Maasin, Leyte, halos magkadikit yan. Maasin yun, umuwi yung ibon, na-disqualify din yung ibon na yun eh, young bird yun eh, kasabayan ni Napopo. Ang istorya naman nun, may istorya ka rin nun eh, race dito, Legazpi Lap. Mabilis yung ibon, yung bunso ko si Justin. Nagtago ako. Yung iklak narito. Pag wala pa yung ibon na pag-akit niya rito, pinihit niya yung bandy clock. Parang yung nangyari sa akin. Nangyari sa'yo. Kaya nung pat yung gugulatin ko yung anak ko, ako yung nagulat. Kaya tawa ko ng tawa eh. So nung na-iklak niya, so automatic yung first bird ko mapupunta sa ilalim. Nag-penalty siya, 700. Yun yung nagmaasin ko. Parang yung nangyari sa akin kay Penalty Boy. Ganun. Pinihit din ng anak ko yung yung bandy clock ko. Kaya sabi ko may pares tayong story. Meron pala, pares pala tayong story. Pero magandaan sa ibon, kasi ang PFC, below 700. Ang minimum nila ng Tacloban 700 eh. Bagay standard. Oo. Ngayon yung ibon na yon, cut-off siya ng Tacloban, 690 lang something eh. Basta cut-off siya ng mga 10 minutes yata. Pero kung sa totoong pasok pa siya. Pero since hindi siya pumasok na cut-off siya sa minimum speed ng PFC, nilaro ko ulit siya doon ng the following year. Kaya doon siya umuwi na maasin. Kaya siya double Katbalogan, saka double, halos na ulit niya yung
kinlock niya nung ano eh, nung young bird siya. Tapos nag-old bird siya, saka siya nag-asin. Ano ako sa ibon, pagdating sa mga, gusto ko may mga doble, doble trophy, doble certificate. Kaya yung mga, dati kong mga overall champion, nilalaro ko kong MacArthur eh. Ganun na yung story ni Haina eh. Complete clocking siya up to Tacloban. Umuwi lang siya ng Sunday ng ano, ng Sunday. Kinabukasan, umipot siya ng bilog. Wednesday, kinarga ako MacArthur, umuwi rin. Yun ang story ni Haina. MacArthur yung Haina, yun yung ano, Marlon Lim ano? Oh, Marlon Lim, mga bandun, Marlon Lim. Ibig sabihin si Haina, di ba pag banlun, speed bird yung mga lahi? Sobrang bilis nung naga. Fourth place siya ng naga eh. Tapos, sabi ko, goodbye na yun. Kahit yung mga anak niya, mabibilis. Hanggang ngayon, yung mga inaanak mo. Yung mga mabibilis, pero dumudulo rin. May bilis siya, may speed. Ayun ang maganda, may bilis na may uwi. Ayun, nung si Haina, mabilis, mabilis sa malapit, umuwi pa ng malayo. Ayun ang maganda. Kaya... Ayun, may napatunayan din yung mga anak niya, sina Rosewood, mga umuwi rin ng malalayo. May mga speed din sila. Oh yeah, sino yan, idol? Ito yung ano, recent na overall champion ng RRPC. Young Bird. Ah, yung pinakabata. Oo, oh, ito yung pinakabata, oo. Oh. Okay. Ang istorya nito, ang nanay nito, player ko ng MMFC. Banded ng MMFC ang tatay. Ang nanay nito, ganun din, banded din ng MMFC. So ngayon, ang style ko kasi pag nagkaanak, mga maaga silang lumandi. Ibig sabihin dito siya initlog sa flyer. Dito siya initlog. Ngayon na nag-hatch to mga September eh. September 2000 last year yung So nung tinetraining ko siya, may umiyak pa siya. Ah, ganoon. Oo. Ngayon, sabi ko ako kung hindi to na inanak dito, wala akong overall champion dito. Ngayon yung tatay at nanay nito kinarera ko. Yung tatay niya nag 25th overall sa MMFC. Kaso nawala siya ng last lap. Kasi di ba nung last lap ng MMFC Kalbayog walang tila tenga. Ten lang yata nagpauwi. Kaya siya pumasok ng 25th, 10 lang yung umuwi. Pero may speed yung tatay nito. Tapos yung nanay naman nito umuwi kat Kalbayog. Kaya yung nanay narito. Panlaro ko yung nanay at tatay nito. Tapos siya, di ba ano yan yung complete locking? Oo, oh, complete locking to. Ilang buwan siya nung nilaban mo? September, October, November. December, 3 months, umiyak pa to eh. Nung tinatraining ko. Ang bata, mga kalapatid, sobrang bata nung inilaban niya tapos nag-complete locking. Naano nga ako dito eh, nung inaka ito, kasi siya pinakabata dito sa loop eh. Pag nagpapalipad ako, siya, ang gagawin niya, lilipad siya. Iikot siyang ganun. Pupunta doon sa likod, magtatago. Okay. O sabi ko, matalino itong ibon na to. Ay, alam niya na pag sumama siya sa marami, maliligo siguro siya. Kaya siya nagtatago. Sabi ko, parang bobo yata itong ibon na to. May ugali. Ganun nga daw yung magagaling na ibon eh. O, may utak. May ugali siya. Meron siya ugali. Nakakaiba. So itong lahi na to, apo na ni Saplungan. Saplungan, sino si Saplungan? Si Saplungan, yung champion ng Allen, third ng Katbalogan, third overall ng RMC. Botindi pala yung lolo nito. Lola. Lola. Ngayon, ang tiyahin nito, si Day Tripper, yung recent din ng MMFC overall champion. Ay, yung kinarera mo, old bird? Pero young bird yun. Tapos may dugo rin to nung si Second Chance. Magkakadugo sila ng Ibig sabihin... Yung mga winner, sama-sama na dyan. Oo. Kasi ilang naman ang binupuko ko rito eh. Winner kaya, sa winner na. Kaya nga maganda kasi pag puro winner, malaki yung chance na mag-anak talaga ng winner. Wala ng dahilan na. Hindi ko lang sinasabing 100% pero malaki chance na mag-anak ng overall. Ganun din yung yung Forever 21, apat na lolo niya winner eh. Lima ako kasi hindi ako mahilig sa pedigree. Pero ngayon, parang nagkakaroon. Yun pala yung purpose ng pedigree. Nakikita ko na ang ganda palang gawa ng pedigree mga ibon. Yung mga winner. O kasi puro winner eh. Sa both, kabilang side, winner. Tapos kabilang winner. Kabilaan. Puro winner. Ang ganda tignan. Tapos may magkakadugo pa sila. Saka mas maganda pag yung mga ngayon, napapansin ko, mas makukunat yung magkakadugo. Mas makukunat yung magaganda yung consistent ng uwi nila.
Kasi pag yung mga outcross ko dati, may mga napapauwi ako yung mga outcross, pero hindi na nauulit eh. Kaya tinawa na marami kung may replay ako, di ba? May mga 1, 2, 3. May mga pasok kasi sila ng ano, mga para line bridge. May mga magkadugo sila, magpinsan. Pero malayo na, hindi yung... May masyadong dikit. Hindi. Kasi nasubukan ko yung mag-ama eh. Mag-ama, mag-ina. Ibig sabihin, magka-mag-anak pero mga winner sila. Oo, magka-mag-anak. Di ba, anak ng magpinsan, yan, pwede ginagawa ko yun. Basta, ano, pamilya ng winner. Oo, oh, yun. Yun, mga kalapatids. Magandang ano yan, magandang tip, lalo na sa mga nag-uumpisang magkalapatid.